Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. There will be three kinds of people that we will meet in this life. May tatlong mga klaseng tao tayong makakasalamuha, makikita at makakasama sa buhay na ito. The first one are what we can call black hole peoples. Black hole persons. Sila yung mga taong palaging walang gana, walang energy. Sila yung mga pag na-meet mo, nawawalan ka din ng gana. Palaging merong reklamo, may masasabing hindi maganda sa mga tao, sa buhay nila. Sila yung mga KJ, Killjoy. Madalas, napakataray nila, napakasungit. Yung bang ang ganda-ganda ng umaga mo, pag dumating sila, nasisira. Ang tawag po dyan ay mga black hole persons. The second kind of people that we would meet are boring persons. Yung parang dumating sila, umalis sila, wala lang. Nandyan lang sila, wala silang impact sa buhay natin. Tahimik lang sila. Sila yung mga palamunin. Basta't lang nag-i-exist. Kumakain, nagtatrabaho, pero minsan walang dating yung kanilang ginagawa. Yung kanilang trabaho, yung kanilang buhay. Wala silang bunga o magandang epekto sa mga tao. They are neutral. They are neither good or bad. Kung mamatay man sila, mabibigla ka. Ah, talaga? And then you would continue with your life. Hindi mo man sila iiyakan o hindi ka man natutuwa sa kanila. Boring persons. The third kind of people that we would meet are what we call battery persons. Sila yung nagbibigay ng lakas, buhay, tuwa. Pag nandyan na sila, parang nagiging party ang ating samahan. Nakakamiss yung mga ganyan na klaseng tao. They give energy to us. They are always smiling. They are always joyful. Battery kind of persons. An important question for all of us. How about you? What kind of a person are you? Ikaw ba ay black hole? Sinisipsip mo yung gana, tuwa ng iba? Are you a boring person? Wala lang. Nandiyan ka lang. Or are you a battery person? Are you the life of the party, of your company, of your work, of your friends, of your family? What kind of a person are you? Be honest. Aminin niyo po. Wala pong masama. But a more important question now is, where does God call us to be? Saan tayo tinatawag ng Diyos? What kind of a person does God want us to be? Definitely, not to be black hole people. Amen? Because our God is the God of light. Our God is a God of life. Our God is a God that gives joy. Kaya nga, ang ating Panginoon, ayaw niya dito sa mga Pariseo kasi they always kill the celebration, the joy of the celebration. Tingnan niyo yung ugali ng mga Pariseo dito. Tinatanong ang Panginoon, bakit hindi kayo nag-aayuno? Dapat nag-aayuno kayo. Dapat nagpapakagutom kayo. And the Lord reminded them, dapat ba miserable ka?
pag nandyan kasama mo yung bridegroom, who is the bridegroom? Sino yung lalaki na ikakasal? That is the symbol of God. Parang pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Pag nandyan ang presensya ng Panginoon, dapat masaya ka, dapat natutuwa ka, nagpapasalamat ka. That should be the effect of God in our life. It is important to serve God. Amen? But please, serve God full of joy and gladness. Hindi natutuwa ang Diyos sa atin kung kahit na pinaglilingkuran mo siya, ginagawa mong kagustuhan ng Diyos, pero wala namang galak sa iyong puso. Hindi natutuwa ang Diyos sa ganyang paglilingkod. Amen? If you're going to serve God, what should be the effect of your service to God? The fruit of it should be love and joy. Amen? There is something wrong with you that when there is something wrong with you, remember this. If you pray and after praying, you remain miserable. There is something amiss when you serve God and there remains sorrow in your heart. May na-meet po ako nung nasa Hong Kong ako. Nagsimba po ako dun sa kanilang parish. And then, may nakakilala sa akin, mga Filipino domestic helpers, nagtatrabaho doon. Nagpa-picture, and I cannot forget yung sinabi nung Pilipina. Sabi niya, Father, ang sarap mag-serve sa Diyos, no? Sabi ko, oo nga naman. Yun yung totoo na paglilingkod sa Diyos. Pag nararanasan mo yung sarap, yung ginhawa, yung galak, that is true service. When there is a fruit of joy, gladness, happiness, peace, and love. Amen? So, it is not the will of God when we become miserable, black hole people. Do not suck the life, the joy, and the happiness out of the lives of other people. But secondly, definitely, the Lord does not want us to become boring people. Ano po ang hamon ng ating Panginoon sa atin? Sabi niya, you are the light of the world. You are the salt of the earth. Anong ibig sabihin nun na pag tayo'y nabubuhay, dapat may epekto tayo sa buhay ng ibang tao. Dapat may impact ka sa buhay ng ibang tao. Hindi ka nabubuhay para lang kumain, para lang manood, para lang magtrabaho. Pero doon sa iyong ginagawa, meron ka bang naitutulong? Meron ka bang nagkakaroon ka ba ng mabuti at magandang bunga? Don't just exist. When you exist, no, remember this, when you are not fruitful, you are being wasteful. Ulitin ko po yun. When you are not fruitful, you are being wasteful. A life without fruit is just garbage. Hindi po ba? Basura ang buhay na wala namang pakinabang, na walang maitutulong sa iba. So, do not just become a boring person. Third, we are called to become battery persons. Dahil ang ating sinusundan, ang ating Panginoon, sinasamba si Jesus, kahit saan siya pumunta, hindi lang siya nagbibigay ng tuwa. Nagbibigay pa siya ng buhay. So, do you give life with what you do? Is it really life-giving to people? In your work, do you give energy to your coworkers? In your family, how about your relationship? Ano yung epekto mo? Ikaw ba nagbibigay ng buhay dyan o pinapatay mo?
be a battery of your family, of your work, of your service to God, of the church. Now the question is, bakit ba mayroong mga tao nagiging black hole, nagiging boring, o nagiging baterya? Ito po yung tandaan nyo. First, people who become black holes are people who have been hurt. Kaya yan, sumisipsip ng lakas. Kasi may sakit ang damdamin. At tandaan nyo po, di ba, pag may sakit tayo, kailangan nating maghilom, gumaling. And how can you get healed? How can you get up on your feet once again? You need energy. Pagpasensya nyo na po yung mga taong negatibo. Pagpasensya nyo na po yung mga taong naninira. Pagpasensya nyo na po yung mga taong KJ. Kasi yan yung mga tao na hanggang ngayon, hinahawakan pa rin, hindi makapag-move on dun sa masakit na kanilang naranasan. Be patient with black hole people. Amen? But secondly, why are there boring people? These are people who are not clear of their purpose in life. They have not yet understood their meaning in their life. Nalilito pa. Kaya nga parang lutang-lutang lang yan eh. Wala talagang direksyon yung kanilang buhay. Pagpasensya nyo na din po yung mga taong yan. Hayaan nyo sila na silang makadiskubre ano ba talaga ang layunin ng kanilang buhay. Huwag po kayong maging diktador na mga boring na tao. Buhay nila yan. Ang magandang gawin, pagdasal natin sila. Na sana makita nila ang kanilang mithiin, sana makita nilang kahulugan ng kanilang buhay. Do not stop praying for the Holy Spirit so that the Holy Spirit can enlighten the mind of boring people. Amen? But third and lastly, who are the battery people? Bakit meron naman mga tao na talagang puno ng gana, puno ng lakas, napakasaya? Alam niyo po yung mga taong yan, usually sila yung mga taong napakarami nilang obligasyon sa buhay. Sila yung mga taong napakarami nilang responsibilidad. Sila yung mga tao madalas na puno ng pagmamahal. May minamahal yan. May iniingatan. May inaalagaan. They need the energy because somebody is hoping on them. Kailangan nila yung lakas kasi mayroong mga umaasa sa kanila. Kailangan nilang maging masaya para magpasaya do sa mga taong minamahal nila. Amen? So, please appreciate battery people in your life. Kasi kahit na gaano pa kapuno ng tuwa at gana ang isang tao, naubusan din yan. Di po ba? Napapagod din yan. Nangangawit din yan. At kung tayo man ay ubos na ng lakas, kung tayo man ay nawawala na ng tuwa at ng galak, allow God to recharge you. Kaya nga nandiyan ang Diyos eh, para palakisin tayo, para bigyan tayo ng buhay, para bigyan tayo ng panibagong tuwa at ng galak. We thank the Lord for being our light always. We thank the Lord for being our life always. We thank God for being our energy always. My dear friends, pagod ka na ba? My dear friends, sawa ka na ba? My dear friends, litong-lito ka na ba? Huwag mong hayaan na yung pagod, yung
pagkangawit, yung pagkalito, na ubusin ka. Nandiyan ang Diyos, naghihintay sa atin at hayaan mo na punuin Kanya muli ng Kanyang bendisyon, ng Kanyang pagpapala at ng Kanyang pagmamahal. Amen.